Ang mga lawyers ay bahagi ng mamamayan na sinusupil din ng rehimeng Duterte. Nakaranas din ang mga lawyers ng kahirapan dahil sa incompetent na COVID response ni President Duterte. Ang lawyers ay nagbabayad din ng taxes na nawawaldas dito sa bilyon-bilyong gastos ni Duterte na wala namang epekto sa mamamayan. Ang panawagan sa lahat ng mga abogado at mga law students sa buong Pilipinas na ang ating pinag-aaralang batas at mga karapatan sa law school ay niyuyurakan ngayon. Kaya hindi ito panahon na maging neutral. Panahon ito na tumaya tayo at dapat tumaya tayo sa hanay ng mamamayang Pilipino. Ang pangalawang panawagan siguro sa lahat ng mga abogado ay bahagi tayo ng mamamayan. Bahagi tayo ng sambayanan. Hindi naman tayo naiiba sa ibang tao. Lahat tayo ay naghihirap sa ilalim ni Duterte. Kaya dapat mag-participate tayo, mag-participa sa lahat ng pagtutol sa ganitong kalakaran. Dahil hindi lang ito apektado ang magsasaka, hindi lang apektado ang manggagawa, apektado ang lahat kasama na ang mga miyembro ng propesyong legal. Ang protesta na ito ay nagpapakita na hindi ito ang lipunan na gusto namin. Hindi ito ang lipunan na gusto naming paglakhan ng aming mga anak at mga apo. Ayaw namin ng isang lipunan na ang anak ko ay aktivista, kinulong. Ayaw ko ng isang lipunan na yung kapitbahay ko, kaibigan ko, kapatid ko, nag-Facebook, hinuli. Ayaw ko ng isang lipunan na naglalakad lang yung aking anak o yung aking tatay o nanay ay ma-riding in tandem, ma-EJK. Hindi yun ang lipunan na gusto natin. At yung lipunan na yan ay nire-representa ni President Duterte. Kaya nagsama-sama kahit may pandemya, kahit mainit, kahit ulanin pa, nagsasama-sama kami dito para igiit na hindi ito ang lipunan na gusto namin. Ang gusto nating lahat ay isang lipunan na malaya, isang lipunan na maunlad, at isang lipunan na nagrespeto ng karapatan ng sambayan ng Pilipino. Sir, patan, sige! Sir, patan, sige!